Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video, tuturuan ko kayo paano makapagbayad ng inyong SSS contribution bilang isang voluntary member through GCash app. So ang kagandahan nito is all online na yung process ni SSS. So kung ikaw ay dating employed at ngayon ay wala ka ng trabaho pero gusto mo pa rin ipagpatuloy ang iyong contribution kay SSS, so pwede pa rin naman yan by being a voluntary member of the SSS. So ang assumption ko dito guys is meron na kayong online SSS account. So if wala pa kayong online SSS account, pwede nyong i-check itong website ni SSS na sss.gov.ph. And meron ditong guide na how to register to my SSS. So kapag sinundan nyo yan, magkakaroon na kayo ng online SSS account. And makikita nyo na anytime and anywhere ang inyong monthly contribution. So in this case, medyo matagal na no yung kanyang last contribution. So this was still 2011 and meron lang siyang 9 contributions. So nakalagay dito is total number of contributions displayed is 9. Alright, and ang gagawin natin dito is kailangan nating mag-generate ng tinatawag na payment reference number or PRN. And itong PRN is ito yung gagamitin natin sa GCash app para ma-credit or maihulog natin directly and in real time yung ating contribution. Okay, so para makapag-generate tayo ng PRN, pupunta lang tayo dito sa PRN contributions and dito sa generate PRN. Ayan, so on this page makikita mo ang iyong SSS number. And sasabihin niya that it has no active payment reference number. So, ibig sabihin, wala pa tayong gene-generate na payment reference number or PRN. So, we just need to click generate PRN and susundan lang natin yung kanyang prompt. So, membership type, pipili ngayon tayo ng voluntary membership. Kung OFW ka, you can choose yung iyong OFW membership type. But in this case, pipili tayo ng a voluntary. And meron lang ditong message yung website. So sabi niya dito, after you have paid this statement of account, your membership type will automatically be changed to the selected value. So ibig sabihin, kung ano yung pipiliin nating membership type pala dito, yun na yung magiging ating latest na membership type kay SSS. So try din natin magawa ng ating PRN for previous month. At tinry ko na kanina yung August, sa pumasok siya. Try natin yung July 2022. So, this is lowest amount pa rin. Submit request. Click confirm. Ayan. So, naka-generate tayo ng PRN for July 2022. If we go now to the PRN list, so today is September, naka-generate tayo ng for August and for July. And then, naka-generate na rin tayo ng for the future month, which is October 2022. Tinry ko yung mag-generate for June. Pakita ko lang ulit. Hindi na siya pinapayagan ng system. June 2022. Select the lowest amount. Submit request. Ayan, so hindi na siya pinapayagan. Invalid month, please check due date. So, apparently, September ako ngayon, ang pinayagan lang is for July and August. So, parang ano, the previous 2 months lang or 2 months in the past lang yung pwede mong bayaran or pwede mong habulin na bayaran. Earlier than that, hindi na natin kaya mag-generate ng PRN. But for the future month, so pwede ka na mag-generate ng PRN. So yung date due, pansinin nyo, no, nung July and August, dahil past na siya, same yung due date niya, October 31. So 2 months from now. Today kasi September, so entire September and entire October yung kanyang due date. I guess that's the reason why the past 2 months lang din yung kaya nating mag-generate ng PRN. Right? And then again, here, so nakapag-generate tayo ng PRN for future month. Try natin mag-generate for November para lang din makita nyo. And then, input the same month and year. Click OK. Ayan. So, ganun lang kabilis mag-generate ng PRN dito kay website. So, tatry ngayon nating bayaran ito. Tingnan natin kung
magre-reflect siya dito sa contributions. So, kanina nagbayad tayo ng 394 September. Naka-generate tayo ng for July and August. So, bayaran natin siya ngayon and let's see what will happen. Pupunta lang tayo sa ating GCash and let's enter yung ating PIN. We'll do the same payment. So, go to bills and click government. Okay, then search for SSS contribution. Lagay natin yung exact amount, which is 390. Account type is PRN. And then, i-paste natin yung payment reference number na na-generate natin. So, itong PRN is for July 2022, which is 2 months ago. Payer type is voluntary. And then, lagay natin yung ating email for some reference. So, dito isi-send yung confirmation ng payment din, no? So, 390, click next. And verify that the information is correct. And then, click confirm. So, processing. So, now lumabas yung ating receipt. So, ngayon, check kagad natin yung ating online SSS account. Go to contributions. And, ayan. So, nag-reflect na yung ating payment for July. Okay? And then, may na-receive din tayong text message from GCash for the confirmation ng ating payment. So, now we'll do the same dito sa ating PRN for August. So, same step lang naman yon. So, yun ang next natin gagawin. Enter your PRN. So, make sure na for that desired month. Click next and click confirm. Ayan. So, ito na yung ating receipt and the corresponding text message. Now, when I refresh this screen, ayan, so pumasok na yung ating for August. Okay? Ngayon, ang itatay naman natin is yung PRN for the future month. So, may na-generate din tayo kaninang PRN for October. Ito siya. So, napansin nyo, no, nawawala din yung entry dito pag nabayaran na. So, napupunta kasi siya dito sa PRN payments. Ayan. So, nagbayad tayo for July and for August. Then, yung kanina is for September. So, makikita natin dito yung mga PRN payments. Okay? And same information is applied here. Actual premium payments. For your outstanding or yung hindi pa nababayaran, susundan nyo lang yung same steps and then just use the correct PRN. And, of course, another receipt. So, back tayo sa ating contributions. Yeah, meron na tayong advance payment for SSS. And then lastly, nag-generate tayo kanina ng for November. So, 2 months in advance. So, let's do it now. Ayan. So, nabayaran natin silang lahat. Ibig sabihin, mawawala na to dapat dahil bayad na siya. And yung ating contributions will now reflect yung 394 November 2022. Generate PRN, so wala na tayong active PRN because nabayaran na natin lahat. And then, at the same time, so meron tayong 4, 1, 2, 3, 5. 5 PRN payments. Alright, so ganun lang kadali mag-generate ng PRN for your SSS contribution if you would like to be a voluntary member. So, I hope nakatulong itong video na to. And if you guys have any questions, so pwede yung ilagay yan sa ating comment section. And also, please leave your thumbs up and share nyo na rin itong video para mas marami tayong maabot. So, thank you guys for watching and see you in our next video. God bless us all. Bye!